Realme C30. Ito na ang panibagong budget edition ng Realme C35. Maganda rin ang design niya at yung specs niya, pasok kaya. Huwag na natin patagalin pa at alamin na natin kung ano ang nasa loob ng box na to. And ako nga pala si Andre, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Pagdating naman sa box niya, no, dito sa harap, may kita niyo yung C30 na logo. Ayan, no? Unat na unat yung C30 dyan. At dito naman sa sides niya, may kita niyo yung Realme C30, yung brand ng phone. At yung model, syempre. At dito naman sa baba, may kita niyo na meron lang siyang 2GB of RAM at 32GB of storage. So dito nakalagay ang pating kulay niya na si denim black. Yan ang hawak natin ngayon. At dito naman sa taas, plain yellow lang yan. So i-unbox na natin ang Realme C30. Ayan. Kakaiba yung pagkabukas na dito, no? Hindi siya yung katulad sa mga ibang phones na diangat. Ito, natatanggal. Dalawang box. Tutusin. At mapatingin ka niya dito na meron siyang welcome to the Realme family. Ayan. At dito nakalagay yung mga safety information, yung mga quick guide, no? At yung SIM ejector pin. So pagkabukas natin dito, bubungad dito yung SIM ejector pin. Kitang-kita niyo yan dyan. At andito mga important na paperwork, important information guide, quick guide, at walang jelly case. Galit ka ba? Walang jelly case na kasama si Realme C30. Kailangan mo pang bumili ng separate na jelly case. So, ito yung SIM ejector pin niya. So, wala namang special dito. Yung bilog lang siya na gagamitin mo lang talaga pang bukas ng SIM card. At ito na yung phone. Pero mamaya na yan. Mag-move on muna tayo sa 10 watts na charging brick niya. 10 watts sa 2022. What? Huwag natin kakalimutan ng infamous, nostalgic na micro USB cable. So, hindi pa to naka-type C, no? Micro USB pa siya na 10 watts charging. Makaluma talaga, no? Pero, well, yan ang in-offer ni Realme para sa atin. At ito na ang main attraction na si Realme C30. Bubuksan na natin siya. Ayan, no? Ayan. Ito ang likod niya. Kung mapapansin nyo, meron siyang plastic back, no? At ayan, meron siyang carbon fiber feel. Meron pang logo ng Realme dito. Napaka-sadal niya lang at malinis tingnan. At meron siyang cyclops na camera. Mukha kasi siya cyclops kasi ang laki niya, no? At nag-iisa lang yan na 8 megapixel na camera. At yung display, well, moving on sa display, naka-water drop notch pa lang siya. At pagdating naman sa sides, at ito yung sa right side, no? Meron ditong volume rocker at power button. Pagdating naman sa likod, may kita niyo yung speaker, micro USB port, at yung 3.5mm jack. At dito yung SIM tray. Buksan natin mamaya yan. At ito sa taas, malinis lang siya. Wala kang makikita dito. Talagang clean lang. So alamin na natin kung pwede ba ito lagyan ng dual SIM at kung expandable ang kanyang storage. Ito na. Ayan na. Uy, mahaba ang kanyang SIM tray, no? At pwede mo siya lagyan ng dual nano SIM card. At expandable nga ang kanyang storage through micro SD cards. So, ayan. Dual SIM ang Realme C30. Siyempre, kung mahina ang signal sa globe, meron tayong smart. So, ito naman yung display niya, no? Kung mapapansin nyo, meron siyang 6.5 inches na display. At 720p lang yan. Ayan, being a 720p display, napapansin ko kahit papaano, vibrant naman siya. Okay naman yung kanyang colors. Pero syempre, don't expect this to match the OLED displays ng mga ibang smartphone. Dahil hindi siya ganun kasaturated. Although, very usable na yung kanyang display. No? Lalo na kung mag-YouTube-YouTube ka lang, Facebook, at naka 720p display lang siya. Matagal tong malolobat. Ang Realme C30 ay merong Unisoc T612 na processor. No? Yung processor na yan, hindi yan talaga for gaming. So this is just used para for normal usage lang. So hindi siya minamarket ni Realme as a gaming phone. At para suporta ng Unisoc T612, meron siyang 2GB of RAM, mababa for today's standards, although yan kasi ang meron tayo, at meron lang siyang 32GB of storage. So, napakaliit niya lang. Testingin naman natin siya for gaming, no? Ito sa Mobile Legends, well, hindi ko to ine-expect, ah, para sa ganitong smartphone. At meron siyang high graphics at high frame rates, no? Wow. Pagdating naman sa Call of Duty Mobile, dito ako medyo nalungkot. Dahil meron lang siyang low graphics settings at medium frame rates. So, para sa mga naglalaro ng Call of Duty Mobile dyan, kung nagbabala kayong bumili ng smartphone, tingin ko hindi pa ito yung para sa inyo. Pagdating naman sa camera niya, no? Dito muna tayo sa main camera niya na meron siyang 8 megapixels, no? Para sa akin, medyo natuwa ako dito dahil yung camera niya, being a budget phone, no? Maganda pa rin yung photo quality niya. It exceeded my expectations. Dahil ano, kumikita niyo yung mga litrato dito, medyo vibrant na rin siya. At yung colors niya, ayun yung dahon, ang ganda. Hindi ko ina-expect to na nanggaling lang to sa isang budget smartphone. Pagdating naman sa selfie camera niya, well, dito medyo naglalakyan dahil meron lang siyang 5 megapixels na selfie camera. At yung photos na napoproduce nito is usable naman, although hindi siya sobrang ganda, no? Pero, again, this is just a budget smartphone. So, ang Realme C30,
ito ay mukhang iPhone 13 talaga dahil meron na siyang pagka-box na design, no? Ayan, parang box type siya. Dito ako natuwa dahil ang design nito napaka-desente. For a smartphone na naghahalaga ng 5,499 pesos, napaka-okay na nito para sa akin dahil decent yung smartphone niya. Although sa specs, medyo naglalak siya. Lalo na yung chipset niya na Unistock T612. Pero at least pagkarating naman sa kanyang design, ito ay lumalaban pa rin naman. So available ang realme C30 ngayon for the price of 5,499 pesos. At kung gusto niyo pang makita ang full specs nito, make sure to check it down below sa unboxdiaries.com. Diyan, sa baba. At kung gusto niyo pang makareview kami ng mga ibang smartphones diyan, ng mga budget smartphones or ibang klaseng gaming phones, at kung gusto niyo makita to sa ranking natin sa 10K tier list, well, just comment down below and we will produce it to you. No? And ako nga pala si Andre, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo!